kabilang ang budget at economic recovery at mga programang pang-imprastruktura at transportasyon sa mga tinalakay sa ikalawang cabinet meeting kahapon. Samantala, pinangalanan naman ng Malacanang si Maria Antonia Tuni Yulo-Loizaga bilang nominadong susunod na kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Si Mela Lesmora sa detalye. Rise and shine, Mela. Habang nagpapagaling mula sa COVID-19, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang ikalawang cabinet meeting ng kanyang administrasyon via teleconferencing. Sabi ng presidente, tuloy-tuloy ang kanyang pagganap sa tungkulin sa pamamagitan ng internet na patunay na maraming aktibidad na maitatawid sa matibay na digital infrastructure kaya't sinisikap nilang mapaganda pa ito. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, sa isinagawang pulong kabilang sa mga pangunahin nilang tinalakay ay ang pambansang pondo sa susunod na taon at pagbangon ng ekonomiya, build, build, build at iba pang programang pang-imprastruktura ng pamahalaan, gayon din ang mga proyekto sa sektor ng transportasyon. Natalakay din anya ang mga sektor ng edukasyon at paggawa kung saan naghayag ng buong suporta si Pangulong Marcos sa mungkahing repasuhin ang education curriculum sa bansa para matugunan ang issue ng jobs mismatch. Sa hiwalay na pahayag naman ni Solicitor General Minardo Guevara na kasama rin sa pulong, ibinahagi niyang mabigat ang naging meeting at kasamaan niya sa iba pang natalakay ang mga issue sa kalakalan at turismo. Sa isang bagong survey ng Pulse Asia Research, nagkasaad na kabilang sa mga pangunahing usaping nais matugunan ng mga Pilipino ay ang pagkontrol sa inflation o bilis ng paggalaw ng presyo sa bansa, pagdadagdag ng sahod ng mga manggagawa, pagtugon sa kahirapan, pagpaparami ng trabaho at ibayong paglaban sa katiwalian. Sabi ni Secretary Angeles sa naunang cabinet meeting, natalakay na rin naman ang mga naturang issue at bago pa man lumabas ang survey, pinatututukan na rin ito ni Pangulong Marcos lalo na ang usapin sa inflation. Bukod naman sa pakikipagpulong sa gabinete, kahapon nakaharap din ng presidente via teleconferencing ang ilang opisyal ng Department of Agriculture kung saan kanilang tinalakay ang ilang mahalagang issue tulad ng rice tariffication law at estado ng iba't ibang produkto sa bansa. Para naman sa Department of Environment and Natural Resources, pinangalanan na ng Malacanang si Maria Antonia Tuni Yulo-Loizaga bilang nominado sa posisyon ng pagiging DNR Secretary. Naglingkod siya sa Manila Observatory kung saan bahagi ng kanyang advokasya ay ang pagpapaigting ng scientific research ukol sa climate at disaster resilience. Hinggil naman sa kalusugan ni Pangulong Marcos, inaasang magtatapos sa loob ng linggong ito ang kanyang home isolation. Sa isang panayam, sinabi ng presidential son sa Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na nakausap niya ang kanyang ama at nagpapasalamat siya dahil mas maayos na ang lagay nito ngayon. Anumang araw ngayong linggo, inaasang magkakaroon din ng press briefing sa Malacanang para ibayo pang talakayin ang mahalagang issue ngayon. Mela Lesmora, Para sa Bayan.